Yo, welcome to my YouTube channel, RXT, the famous RXT 135, but of course it's 132cc, diba, centimeter cube, okay, stock, standard bore, 58mm. Mga paps, share lang natin. Okay. Ito yung mga simpleng tuning pagdating sa 135. So, okay. Sakit lang. Ito yung mga simpleng tuning pagdating sa 135. Okay po. So, itong stock port, pagka nilinis nyo lang yan, itong mga yan o. Pagka nag-mirror finish kayo yan, mirror finished, malakas na yan mga paps. Iba na ang character ng motor nyo. Magiging ano yan, super wild. Okay, common base sa ating mga ano yan, exhaust port. Ating exhaust port, so yung transfer niyan is almost 120 lang yan eh. Kung hindi ako nagkakamali, mga 120 to 124 to 126 ang duration, the transfer duration. It's only about 126 to 120 degrees. While the exhaust here is almost, rough estimate tayo, almost 180, 182, 181. Okay. So, make it simply. Pupart natin to ng ano, mga dito sa pinaka top proportion ng exhaust side is dagdagan natin siya ng mga 3mm or 2.1mm, 2.5 to 3mm. Okay? So, yung ganun lang kasimple, yung ganun lang na kasimpleng port height, eh, iba na ang power noon. Okay po? So, alam na ito ng ating magagaling. Magagaling sa 135. Natin magagaling sa 135. Yung iba dyan eh, pinabubulot yan. So, mas malaki yung bore, 66 to 70. At tapos, ano yun, yung liner dito, naka bridge type siya. Naka bridge type na exhaust port. Yan. Mas malakas yun. So, ito, base sa ating mga karanasan, base sa ating karanasan ha, mga paps. Para po sa ating itong sa ating mga kaibigan, sa ating mga beginner. So once na nag dito, tinaas mo tong port height. Ano yan, once tinaas mo yung port height, yung pinakang giggle or yung arangkada, pag nasobrahan yan sa taas, nawawalan yun ng hindi makaahon or hindi makahatak. Hindi makabatak. I mean, hindi makahatak. Kahit sa simpleng bato lang, paps, nalapaka lang. Oh. Ang kailangan niya is, ibig sabihin, yung counting paggas mo ng silinyador, umaahon na yan pagka ganito mabababa ang ports. Pero pag itinaas mo na yan, kailangan mong gigilin na gigilin yan. Gigil na gigil para lang mag-take off, para umalis. Okay, so, di ba? Para umalis. So, pagka nagtaas ka niyan, tatanungin niyan yung hinete mo. Okay? So, pwede natin itong papatakin ng mga 196 degrees or hanggang 201. Doon lang tayo sa, sabi nga is, katamtaman. Dagdag lang tayo dyan ng mga 2.5 to 3mm na okay po.
Sagit lang po ha. So we're back. So ito yung ating exhaust. Ito intake natin. Kikinisin natin yan. Papalish din natin yan. So pagdating sa exhaust, ito yung mga basic. Yan po. Hindi lang pasensya na sa drawing natin, hindi lang kagandahan. Ayan o. I-oval shape mo siya. So, oval shape mo. Pagka-oval shape mo niyan, ayan o. Yung 3 mm na additional is konting-konti lang nun, mga paps. Simula dun sa mismong ano. Simula dun sa kailaliman na yon, yung pinakang top nung ano, yun, yung top nung exhaust part. Plus 3 mm lang yan dun sa mismong 3 mm. Pero dito, pababa na yan. Pababa na yan. Kasi ito mag-oval shape. Ingatan nyo lang na huwag masyadong mapadikit dun sa transfer. Kasi pag napadikit dyan, yung mixture is makakaroon yun ng short circuit. Kumbaga magagambala niya yan. Yung mismong pasok ng transfer, magagambala. Masamang magambala yan ng mismong exhaust parts natin. Okay? So, okay. Okay, we're back. Pero dun sa ating mga dating mga gawa, I mean, yung ating mga dating exploration about Park City. Ito, pagka hanggang dito yan, hanggang kaya nyo i-port yan hanggang dito. Ingatan nyo lang yan, pag napasobra, pwedeng maputulan kayo ng piston ring yan. Okay po? Pwedeng napuputulan kayo ng piston ring. So, para iwas putol, ito dapat lagi mas mataas. Itong part na ito is mas mataas dito. Mas mataas to rito, okay? So, ayan, po-port natin yan. So, makita nyo output nyan. Okay? At shout out sa ating mga master. Yan sa ating master sa Palawan, kay Sir Bishumoto. Ang Palawan, kay Sir na, ano, kay Master... kay Jai Manhudan, kay Sir Jun Mark. Kay Sir Jun Mark. Okay po. Ito pa sa pa mga paps. Makikita nyo yung transfer. Minsan, natapos nyo na i-port yung exhaust part. So, didepende po yan sa gamit yung expansion chamber. Yung inyong tune pipe. Yung may depende po yan. Pwede po kayong magdagdag dito ng halimbawa mga 0.5 sa mismong boost port, transfer, pantay-pantay po dapat yan. Dagdag po kayo ng 0.05 or 0.5 millimeter. Okay? Para mag-increase ang inyong transfer degrees. Okay po. So, yun lang naman sa ating mga basic knowledge about 135 or RXD. Pero yung sa iba naman yung mga paps, yung sa ating mga RX, yung made in Indonesia, yung RX King ba yun? Ito, naka-bridge port yan. So, mas malawak ang ano yan, ang opening dito, saka rito. Tapos meron pa yung additional dito mga paps. May butas pa yun dito na galing din dito sa mismong exhaust. Kaya nakabutas din yan dun. Nakabutas papunta rito sa ginawang butas dito. Parehas yan, tikabila. Okay? So yan ang mga. Tapos yung mga ibang design ng barrel. Madaming kata transfer dyan mga paps. Dinadagdagan nila ng butas yan. Dinadagdagan nila ng butas hanggat hindi tatamaan nung kabitan yung ring end gap, yung piston ring end gap. Ingatan nyo yun, paps.
So that's it. At shout out sa ating mga Kawasaki Master. Dito tayo sa RXT. Shout out sa may-ari nito, yung pinaka-poging si Sir Kevin. Opo. So yan, stock mode lang tayo. So yan, kahit hindi mo itas yung port height na yan, mga paps, sumisibak na ng radar yan. Kahit hindi mo pagtaasan yan. Pero ganyan ang magiging itsura niyan pagkatapos. So that's it. Shout out sa ating mga boss sa Cubao. Doon po sa ating mga ano. Ano lang natin dito sa screen. Shout out sa inyo lahat. At salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay. So ito pa, isa pa mga paps. Kung mapapansin nyo itong pasok ng ano, entrance ng transfer port, isa nagawa niyan ako tinatawag dito knife edge. Tinatabas to, pinapanipis. Yung pala mali yun. Much better na ganyan lang yan, pakinisin nyo na lang yan para yung mixture papasok mas mabilis. Mas mabilis siya makakapasok. Okay? So, hindi na kailangan panipisin yan. Hindi na kailangan panipisin. Okay po. That's it. Thank you ng marami. Sasya na po sa ating hindi mga nabanggit. Ating magagaling dyan. Okay po. Thank you.